Hi guys, assalamualaikum and welcome again sa Summer TV. So ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano natin i-enroll ang ating video account sa online banking. Okay, so para ma-monitor natin yung pera natin online, so kailangan natin i-enroll yung ating debit card online. Okay, so first, install natin itong BDO Digital Banking sa ating Google Play Store, di kaya sa Apple Store. Then after that, i-open lang natin. So ito yung makikita natin guys. So since wala pa tayong account, so mag-enroll tayo. So as you can see, meron ditong enroll now sa ibaba ng login. Okay, so ayan. Pindutin lang natin, then tap lang natin itong okay. So mapupunta tayo sa website ng BDO. Okay, so may makikita tayo ditong box. Ayan. So basahin lang natin itong terms and conditions. So pag nabasa natin, so check lang natin yan. Then dito tayo sa submit. Okay. So ibig sabihin yung naka-agree tayo sa terms and conditions ni BDO. Okay, so ito yung makikita natin guys. Ayan. Okay. So ngayon, dito tayo sa account type. Okay, so meron ditong credit card, deposit account. So since debit card yung i-enroll natin, so dito tayo sa deposit account. Okay. So ayan. Then dito is makikita natin yung kung saan tayo, outside the Philippines or within the Philippines. Okay, so within the Philippines tayo since nasa Pilipinas tayo. So kung nasa abroad tayo guys, pwede yung outside the Philippines. Select natin. Okay, so next. Dito tayo sa input your account information. So i-blurred ko lang to guys kasi for security purposes. Okay. So ayan, ilagay natin dito yung card number natin. Makikita yan dun sa ating debit card. Ayan. So be sure na tama yung may lagay natin. Okay. Ayan. Then ang next is yung ating, okay, wait lang, check natin yung nickname. So nickname guys, ayan. Then after that, dito tayo sa baba. Okay. So ang ilalagay natin dito sa ibaba guys is yung ating user ID, password, and then confirm new password, yung mobile number natin, email address. Okay. So guys, be sure na tama yung may lagay natin dito sa mobile number. Okay. So para makareceive tayo ng OTP. Ayan. So ilalagay natin ngayon yung ating user ID. So i-blurred lang natin guys for security purposes. Ayan. Yung password natin. Ayan. Then confirm password. Ayan. Then yung mobile number natin guys. Okay, so paki-double check yung number natin kung tama na ba. Okay, so yung email address natin. Ayan. Okay. So pag okay na guys, punta tayo dito sa baba. Ayan. So, ngayon, ilalagay natin dito yung code dito sa baba. Ayan. Ayan. Okay. So, ngayon, dito tayo sa how did you learn about BDO online banking? So, dito tayo sa BDO website. Ayan.
Then after that guys, pindutin lang natin itong submit. Okay, so kung tama na is okay lang natin. Okay, so validation, code entered is incorrect. So mali yung nailagay natin dyan. R pala yun siya guys. Ito. R yun siya. Ayan. Then submit natin ulit. Okay, so ayan. Okay, so ito is meron tayong makikitang reference number dito. Ayan. Then meron din tayong makikitang ATM activation code. So screenshot lang natin ito, guys. Kasi kailangan natin yung activation code na ilagay dun sa ATM machine ng BDO para ma-activate natin yung ating online banking, okay? So meron tayong you have until March 31, 2024 to activate your account. So hanggang March 31, 2024, pwede pa natin i-activate yung ating online banking sa kahit sa ang ATM machine ng BDO. Okay, so ayan, i-activate natin ngayon dito sa ATM machine ng BDO. Okay, so first, insert lang natin yung ating ATM card. Okay, so ayan, i-insert natin. Kung hindi siya kagana guys, insert lang natin ulit. And then after that, ilalagay natin yung pin natin. So hindi na natin ipapakita for security purposes. Okay. So ayan, then dito tayo sa other services. Then online banking. Okay, so ayan. So ilalagay natin yung code guys na nakalagay din sa in-screenshot natin sa online application natin sa ating cellphone. Okay, so ayan. Okay, so ayan. Pag-okay na, okay lang natin. So wait lang natin guys. Lalagay natin yung pin natin. Okay natin malagay yung pin natin. So okay na siya. Kunin na natin yung card natin. And then makakaredeem tayo or makakakuha tayo ng resibo. Okay guys, so na-activate na natin. So ngayon, susubukan natin siyang i-login sa ating BDO Digital Banking. Okay, so i-open lang natin. Ayan. So be sure na yung i-input natin dito is yung ni-register natin kanina, yung user ID and password. Okay, so i-blurred lang natin for security purposes. Okay. Ayan. Okay. So log in lang. Okay, so ayan, i-accept lang natin ito guys. So ngayon, makaka-receive tayo ngayon ng message dun sa ating inbox. Okay, so ayan. Okay, so ayun na. So i-open natin guys. So ngayon, kailangan natin mag-reply ng add device. Okay, so be sure na meron tayong regular load. Okay, so ayan. Para makareceive tayo ng one-time pin. Okay, so wait lang natin guys. Okay, so ayun na yung one-time pin. So i-copy lang natin guys. Guys, so next lang tayo. Okay, so wait lang natin. Okay, so ayan. Trusted device. This is a trusted device for your BDO digital banking account. So done lang natin. Okay, so ayan, while using the app. Okay, so wait lang natin, loading pa siya. Okay, so enter natin yung pin guys. So ngayon, i-blurred lang natin. Yung pin ng ating ATM. Okay, so ayan.
Then, next. Done, okay? So, ayan, pin set. Then, done lang natin. Okay, so enable natin yung ating biometric para kada login natin, so biometric na lang. So, ayan, check lang natin ito, ayan. Then, continue. Okay, so ayan, done. Okay, so update later. Okay, so ayan, makikita na natin ngayon yung ating available balance. So, nandyan naman. Okay. So, makikita na natin lahat ng transaction natin dito. So, pwede na tayo mag-send dito ng pera. So, ayan. Okay. So, nandito lahat yung features niya. Okay. Ayan. So, my accounts. Okay, so ayan na yung account natin, guys. So ngayon, mamonitor na natin yung transaction sa ating video savings account or video debit card. So makikita na rin natin yung pera natin dyan sa available balance, okay? So ganun lang kadali, guys. So again, thanks for watching and don't forget to subscribe to Amer TV for the latest videos na aking i-upload. Sukran and wasala.